Ayan, syempre mga kabrigada, mula sa aspeto ng seguridad, dito naman tayo sa Man of the Hour. So speak mga kabrigada, dahil pag-uusapan natin ngayon mismo Commission on Elections, ano bang paghahanda ngayon ng COMELEC ngayong anim na araw na lamang mga kabrigada at election na. With us sa studio mga kabrigada, Attorney Richard Opinion, para magbigay tayo sa atin ng update kaugnay sa the Monday 2016 election coverage and of course yung ginagawang final testing and sealing ng mga VCM. Attorney Richard Opinion, sir, good morning. Brigada June, Brigada Leila, thank you for having me once again sa program nyo. And I really appreciate your help in conducting the voters education previously and then here para sa mga plano natin sa mga nalalabing araw before the elections. Ayan, unang-una siguro magandang katanungan. Marami kasi sa ating mga kabrigadang excited na sana mag-shopping ng kanilang mga kandidato sa mall. Pero ang problema, mukhang nagbago ang desisyon ng COMELEC sa mall voting. Ano bang paliwanag natin dyan, Attorney Richard Opinion, sir? Yes, by a vote of 4 is against 3. Medyo naging atrasado yung preparation sa mall voting. And with that decision, kinansila na talaga ng COMELEC and Bank yung planong mall voting. Kasi ang inaasahan, kung magkakaroon ng mall voting, kaya papano ay maibsan yung ano, yung dami ng bilang ng mga tao sa mga presinto dahil magpupunta sa mga malls. Pero paano nakapag-adjust ngayon ng COMELEC na, of course, after ng unbank session, last week siguro, bigla-bigla na lang magbabago yung shift ng paghahanda ninyo? Well, as to the preparation, wala naman talagang nagbago kung tutusin. Kasi nga, yung mga presinto natin sa regular na mga polling centers, parang ililipat lang natin kung natuloy yung mall voting, parang ililipat lang sa mall. No? So, yung preparation halos ganun pa rin. Okay, in 6 days time, election na, sa ngayon ba, paano malalaman na ng taong bayan kung saan presinto siya boboto? Yeah. Yes, kahit nung deadline pa ng mandate sa mga COMELEC offices na magpaskil ng mga tinatawag nating PCVL or Precinct Computerized Voters List, kahit sa mga opisina natin nakapaskil na yan, so the voters could easily verify yung mga pangalan at mga precinct numbers nila so that during the day of the election, hindi na sila mawawala kung saan sila pupunta. Oh, sana kasi parang perennial na problema tuwing election, isa sa mga talaga pag tayo sa media tinutukan tayo mga reklamo na nawawala yung kanilang pangalan sa mga presinto, yes. Hindi na mahanap yung mga presinto. Hopefully sa maagap na paghahanda ng COMELEC ay maiwasan nito, Brigada Leila and Attorney Opinion. Correct, Brigada Jun. And one thing, malaking tulong sana yung precinct finder natin sa COMELEC website. However, yun nga, with the incident of hacking, down yung server natin kaya hindi makaka-access yung ating mga botante sa ating website. So, yung gagawin na lang nila is punta na lang sa barangay kasi may nakapaskil din tayo sa mga barangay and then ultimately sa opisina. Nandun lahat yung listahan para malaman nila kung saan presinto sila. Pero patuloy pa rin po ba yung sinasabi dati na mag-house to house ang COMELEC para ibigay doon sa registered voter yung kanilang precinct? Yes, yun. Purposely para sa mga mall voters natin, no? Kasi ang hirap i-reach out para mapadala yung mga notices. So, that was for purposes of mall voting. But since wala na yun siya, para dun sa mga nasa barangay sa school, yes, balik kayo sa dating school kung nakapagboto na kayo dati. Yes, that's correct. Ito po. Ito, pagdating ng election mismo o ng araw ng halalan, ano bang magandang gawin ng mga kabrigada natin na anong oras sila pupunta, anong unan lang pupuntahan para mapadali ang buhay nila, lalo pa siyempre magsisidagsaan ang yung mga botante natin on that day? Yes, Leila. Once again, we would like to remind the voters that the voting will start at exactly 6 a.m. Ay, 6? 6 a.m. in the morning. That was the previous resolution. Okay. But now, 6 o'clock na ang voting. Wow. And pwede silang pumunta prior ng 6. And besides, nandun na rin yung mga BEIs natin. Ready na. Before 5, dapat naka-install na rin yung mga equipment like the VCM and the print, the backup battery. Yun, 6 o'clock. Doon na sila. So, pupunta sila doon, hahanapin nila sa parang VC, what's that? May PCVL na nakapaskil din sa mga classrooms, no? Oh, oh. Kung saan nakalagay yung mga pangalan nila. Mm-mm. And pipila na lang sila kasi nga bawal na ngayon ang pag-i-issue ng priority numbers. Walang priority number. First come, so, first serve. First come, first serve. Okay. However, as to the persons with disabilities, the senior citizens, including the heavily pregnant women, may express lane na nakalaan para sa kanila. Right. If they don't find their names,
on the list on the PCVL, what do they do? Puntahan nila yung teacher, yung BEI chairman, at i-verify doon sa isa pang listahan, no? Yung tinatawag natin na Election Day Computerized Voters List or right. NCVL. Okay. Kung wala pa rin doon, then that's the end of it, no? It could be considered na na-delete yung record niya okay. sa registration records natin. So kailangan, anong gagawin ng kabrigada natin ng mga kasama natin ngayon dyan na ipaparecord nila na, oh, I wasn't able to vote because I wasn't on the list. Is there a documentation, a record that people can actually demand na, oh, kailangan, gusto ko ito ma-ano, on the record na hindi ako nakaboto? Unfortunately, wala sa rules natin na kung wala yung pangalan mo, ipaparecord mo. However, DDBI can do that na may nagreklamo na wala yung pangalan niya. They can take that down in the minutes. Mm-mm. Wala namang problema. Yung tungkol sa mga listahan, baka mamiss lang Komelec, paalala natin. Yung font nung pagkakasulat ng mga pangalan, kasi sobrang dami yan eh. Maliliit. Di ba, ang haba yan. Minsan, di ba, wag nag-aaral ka ng MSU, kukuha ka ng mga... kung anong kurso mo doon, di ba? Ang font doon, mga font 12 doon. Eh, minsan may mga mahina na yung mata, yung paningin. Baka mamiss lang ng Komelec na sana bigyan ng konsiderasyon na yung pagkakasulat naman ng mga pangalan, eh, medyo ano naman, yung mababasa. Yes, Brigada June, very clear and legible naman yeah. yung nakasulat sa ating mga balota. And besides, kung palalakihan pa natin, medyo atrasado na tayo sa oras kasi nga nakapag-imprinta na. However, doon sa mga botante natin na mga senior citizens na halos hindi na talaga makakakita, then they can have the assistance of the BEI para mag-assist sa kanila. As long as they can justify na talagang hindi na sila makakabasa ng malinaw. Alright. We are very curious, Attorney Ching. Ano na po ang mga last na mga preparation na ginagawa ng Komelec ngayon hanggang doon sa puntong maide-deliver na talaga yung mga VCM doon sa mismong precincts, doon sa mga rooms na kung saan boboto kami? Yes, as of the moment, we are ready na mag-deploy ng mga VCM para sa ating final testing and sealing na gaganapin bukas. Mm. Ano po yung final testing and sealing para maintindihan naman namin? Well, the final testing and sealing is... Actually, itong mga VCMs natin, ito yung mga subject for final testing and sealing. From the warehouse, actually na-test na yan. Okay. However, para ma-insure yung public na yung mga makina na naitalaga dun sa mga polling precincts is gumagana, yan, nagkakandak tayo ng final testing and sealing. Mm. Kasi dyan sa procedure na yan, magkakandak yung BEI ng diagnostics procedure. Mm-mm. Meaning to say, iti-test niya kung yung lahat ba ng... mga functionalities ng machine is operational. Mm-hmm. So, magkakaroon niya ng diagnostic report. Doon makikita natin kung mayroong nag-fail na mga functionalities or wala. Mm-hmm. Or successful lahat. Mm-hmm. Itong mga makina na to, sa ngayon, all set na? Kompleto na para sa ating area? Yes. And so far na. As Jensen is concerned, we're 100% ready na. Kompleto nice. Na yung mga VCMs and ballot boxes. By the boxes. Way, sisingit ko lang pala, dahil nung kamakailan lang, mayroon pala mga overseas absentee voters, ha, na... medyo nalagay nga sa langan eh, matapos mag-selfie doon sa kanilang pagboboto. Opo. Di ba yung paalala ng Komelec dyan, bawal na bawal mag-selfie doon sa loob ng presinto. Mm-hmm. Yes, Brigada June, thank you for bringing that up again. Paalala lang po sa ating mga butante, bawal po talaga magdala ng cellphone na may equipped with cameras, no, ng mga cellphone, including yung mga camera per se. Bawal po sa loob ng presinto. Mm-hmm. Or kung bit-bit nyo man, may taswell na wag na ninyong ilabas sa loob ng presinto. Mm-hmm. Kung kakailanganin nyo para sa kodigon nyo, mm-hmm. para sa mga pagbobotohan, may taswell, isusulat nyo na lang sa papel. Mm-hmm. Wala namang problema yun. Mm-hmm. Allowed naman na magdala ng kodigo. Paki-explain lang po ulit po sa ating mga kasamahan ngayon na kikinig. At syempre, marireplay pa po ito, no? Ano po yung secrecy of ballot? Bakit bawal na bawal siya? Ano to? Is this just a rule of the Komelec para pagbawalan? O is it under the law? And what will be the penalty? What is the penalty kapag sila ay nakuhang nag-selfie? Sila ay nakitang pinikturan tapos pinakita sa iba o pinilit na tignan yun ng iba? Yes, ever since Leila, no? And it is enshrined in our constitution, including our... related laws like the Omnibus Election Code na yung pagboto is sagrado, sikreto. So therefore, yung pinaka-rationalin niyan is iniiwasan na ma-influence further ng kandidato yung ating mga botante. Okay. Kasi for number one, no,
itong mga pagtitake ng picture is nagagamit para sa vote buying. Mm-hmm. So kaya nga nagpo-provide tayo ng mga secrecy folder para maiwasan na makita ng iba yung pinagbutuhan natin. Okay. So the penalty? The penalty is, yun, magre-range siya ng 1 year to 6 years. Mm. Kasi nga election offense yan. Mm-hmm. And ito po yung isa sa mga cases na walang probation. Meaning to sa hindi magpagawal ng parole. Oh, good luck. So ayan that's na, klaro. Straight penalty. Oo, turuan natin lalo na yung mga first-time voters, yung mga 18 years old pa lang, yung first-time pa lang boboto na feeling talaga na selfie here, selfie there, selfie everywhere. Please, please, reserve your selfie paglabas din na doon sa labas. Basta wag na wag nyo isali yung balota nyo, bahala picturean yung mukha nyo marami doon sa labas, wag talaga sa loob. Yes, ayan. That's correct. Pero our final... what would be our assurance to the public na pagdating ng Mayo 9, ready na po yung COMELEC sa dito sa mga tauhan, sa mga BEIs natin, pati sa mga equipment natin? Yes, as to the equipment, Leila, we could say na 80 to 90% ready na tayo kasi nga hindi pa na papadala sa mga respective polling precincts. So, we could give it mga 80 to 90% until such time na matest natin yan bukas. Then, kung walang problema, we could say na 100% ready na yung makina. And then, as to the preparation of the BEIs, we will still be conducting the final of the final refresher course, no? Kasi nga, may mga amendments as to the resolutions for the general instructions mm-hmm. para dun sa ating mga BEI. So, mm-hmm. magkakandak pa ulit kami ng final briefing or and final refresher. And when will refresher. That be and how are you going to do that considering there are so many BEIs? That would be on May 6th. Okay. May 6. Yes. And once again, our last day of campaign is yun, on the midnight of 6 kasi nga 2 days prior ng election wala na tayong campaign. And for those who are voting, it's open at 6 a.m. until only 5 p.m. Mababang panahon. Pero pag nasa pil o nasa pero lang, however, pang rule dun. Pag nasa within the 30 meter pa sila ng polling precinct nila and prior to the close of the precinct or prior ng 5 o'clock, nagpalista sila sa ating mga BEI, then they can be allowed to vote even beyond 5 o'clock. Oo, so dapat hindi nasa 31 meters. Lugi ka mo nasa ika 31, dapat suksok dyan ka sa 30 meters. Pagka 31 gani, mali na siya, dapat sulit ko sa 30 meters. Ayan. Pero sigit ko lang, kumusta sa power supply? Dahil importante rin, ha? Ang haba to yung ano sa COMELEC. Yes, Brigada Jun. The NGCP, including the Socoteco, gave a guarantee ayan. Na... pagdating ng halalan or from before the day of the election up to the close of the canvassing, yeah. They ensured na walang brownout na magaganap. However, sa ating mga botante, in cases that there will be power interruption sa araw mismo ng election, wala pa tayong problema kasi nga may mga backup batteries yung ating mga VCM. So, the voting can continue despite power interruption. Ayan, more words pa mga kabrigada and of course reminders from the COMELEC. We have Attorney Richard Opinion, sir. Yes, Brigada June, Brigada Leila, once again, thank you. And hopefully in the coming days, no, yes. makapag-kandak pa tayo ulit ng demo as to the VCM. Go! Para somehow masuyod natin yung mga manonood ninyo na hindi pa nakakita nung pag-demo natin na previously. Then we can conduct the demo once again for the VCM as part of our voters' education. Mm-mm. And dagdag na rin na paalala, paulit-ulit na paalala sa ating mga botante, bawal pong magdala ng mga cameras or cellphones equipped with camera para picturean po yung ating mga balota. And the voters' receipt, no, bawal pong picturean yan. And lastly, yung ating pong mga voters' receipt, is pagmamay-ari ng COMELEC, bawal na bitbitin palabas ng presinto. You have to deposit that in the voter's receipt receptacle. Otherwise, they can be charged of an election offense. Makukulong po sila pag binitbit nila yung resibo sa labas ng presinto. May dress code ba sa election? Yes, thank you, Brigada June. Paalala lang pala, no? Advance. Advance information na lang din sa ating mga BEI that they are requested. Yes, the BEIs, they are requested to
wear their DepEd uniforms. Baka mga para at least naman presentable. Particolor yung susunod. Okay. So yung mga botante naman, wala namang requirement doon sa damit. Okay, naka-sando lang. Okay lang yan. Naka-sando. Okay lang yan. As long as nakapag-ahit sila, Brigada Junior. Sa kanya pa yung anak siguro, no? Anyway, it's been a pleasure. It's always a pleasure to have you here with us, Attorney Richard Ching. Thank you. Anybody from the COMELEC, anybody from relevant agencies of the government, para matulungan din po namin kayo na mas ma-inform pa talaga ang publiko sa mga kailangan nila ng mga impormasyon. Pero ito lang ha, gusto ko lang pong malaman yung mga kabrigada, nasa Morning Hataw po yung video clip nung nag-demo po si Attorney Ching Opinion, kasama sila June, Brigada June, saka si Brigada Patty doon sa pag-demo ng VCM. If you want to go back, Thank you. If you want to review, paano po yung gagamitin? Just visit Morning Hataw. I also posted it this morning lang. And you might want to share it, Attorney Ching Opinion, the video clip of that VCM demo that you did here. At saka syempre, you're welcome anytime to come here. And kung kailangan pang sige, ahabunin natin ang habunin hanggang mahabol pa natin para mas marami pa ang talagang makakapagboto at hindi masasayang boto ngayong Mayo 9. Ayan po, sa pagbabalik ng Morning Hataw, marami pa po tayong matututunan. Kaya dito lang po kayo sa Morning Hataw forever and ever. Ayan.